Hello at welcome sa Jules TV official channel. Now sit back, relax and enjoy the movie. Ngayong araw, ipapaliwanag ko ang isang 2010 South Korean action, crime and thriller film na pinamagatang The Man From Nowhere. Sa isang nightclub ay isang transaksyon ng droga ang magaganap kaya't nakabantay ang mga pulis sa kanilang suspect. Pasimpleng kinuha ng lalaki ang isang bag at tumungo ito sa locker. Isang babae ang nakatago sa locker. Gamit ang electric device ay napatumba nito ang lalaki at kinuha ang dala nito. Sa pamumuno ni Detective Kim Chi-gon ay nahuli nila si Bear, ang naghatid ng bag ngunit hindi nila makita ang ebidensya. Sa kabilang dako ay makikita si Tae-sik, isang pawn shop owner na bumili ng mga bulaklak. Pag-uwi niya ay nakasalubong niya si Jung So-mi na kanyang kapitbahay. Hindi niya ito pinansin dahil ninakawan siya nito sa mga nakaraan ngunit sinabi ni So-mi na hindi na siya nagnanakaw ngayon. Sinangla nito sa kanya ang isang MP3. Napansin niya ang sausage at sinabing gustong gusto niya nito. Habang kumakain ay narinig ni So-mi na sumisigaw ang kanyang ina kaya't nagtago siya sa ilalim ng mesa. Binuksan ni Tae-sik ang pinto at makikita si Yo-jung, ang babae sa club na kumuha ng bag na may mga lamang droga. Tinanong nito kung nasa loob si So-mi at agad namang sumagot si Tae-sik na wala. Sinangla ni Yo-jung ang isang kamera at bag. Binalaan siya nito na huwag siyang papatol sa bata at kung gusto niya ay silang dalawa na lamang ang mag-date. Hindi niya ito pinansin kaya't agad umalis. Sumunod na araw ay nakalaya si Bear ngunit pinaalalahanan ito ni Kim Chi-gon na nakasubaybay lagi siya sa mga galaw nito. Nagalit naman si Oh Myung-gyu kaya't sinampal niya ang isa sa kanyang tauhan na si Man-suk dahil malaking halaga ng droga ang nawala sa kanya. Binigyan niya ito ng 3 araw upang hanapin ang babaeng kumuha ng droga. Samantala ay sinakta ng lalaki si Yo-jung dahil hinahanap nito ang kinuha niyang droga. Nakita ni So-mi ang nangyari ngunit pinalabas siya ng kanyang ina. Gumamit ng droga si Yo-jung habang naririnig naman ni So-mi na tila nahihirapan itong huminga. Kumatok si So-mi sa kwarto ni Tae-sik at pumayag naman itong doon matulog ang bata. Kinaumagahan ay wala na si So-mi at nag-iwan ito ng sulat sa kanya. Pumunta ng sementeryo si Tae-sik kung saan nakalibing ang kanyang asawa at makikita ang sapatos ng bata sa ibabaw nito. Habang pauwi ay nakita niyang pinapagalitan si So-mi dahil nagnakaw ito. Dahil hinahanap ang kanyang mga magulang ay itinuro ni So-mi si Tae-sik, ngunit hindi niya ito pinansin at umalis na lamang. Sa kabilang dako ay tinawagan ni Man-suk si Jong-sok, ang kanyang kapatid dahil natagpuan na nila ang kinaroroonan ng kumuha ng droga. Sa isang tindahan ay nakita niya ulit si So-mi kung saan ay muli itong nagnakaw. Babayaran niya sana ito ngunit sinabi ng matanda na naiintindihan niya ang bata. Habang pauwi ay hiningi ni So-mi ang kanyang MP3 at sinabing wala siyang pera kaya't ibinigay nito ang paborito niyang card. Bago umalis ay napaiyak si So-mi sa sama ng loob dahil hindi siya nito pinansin kanina. Pag-uwi ni So-mi ay nakita niyang pinapahirapan ni Jong-sok ang kanyang ina. Naruroon rin si Ram-roon at hinawakan si So-mi. Napansin naman ni Tae-sik na may pumasok sa kanyang kwarto. Pagpasok niya ay naghihintay ang mga tauhan ni Jong-sok. Naglabas si Do-chi ng kutsilyo at sinabing may hinahanap sila. Inakala niyang mga magnanakaw lamang kaya't iniabot niya ang kanyang wallet. Bigla niyang kinuha ang kutsilyo kaya't gulat na gulat si Do-chi. Lumapit sa kanya si Bear ngunit madali lamang niya itong napabagsak. Dumating si Ram-roon at ibinigay sa kanya ang telepono upang kausapin ni Jong-sok. Hinihingi ng mga ito ang bag na binigay sa kanya ni Yo-jung at ipinarinig sa kanya ang boses ni So-mi. Ibinigay niya ang bag at nang buksan ito ni Ram-roon ay naruroon ang kanilang hinahanap. Binaril nito si Bear at iniwan ang kanyang cellphone dahil nais pa siyang kausapin ni Jong-sok. Sinubukan niyang habulin ang mga ito ngunit hindi na niya naabutan. Isang tawag ang kanyang natanggap kung saan ay isang bag ang ipinakuha sa kanya. Inutusan siya ni Jong-sok na dalhin ito kay Myung-gyu at ipinatapon ang kanyang cellphone. Binuksan niya ito at nakitang droga ang laman ng bag. Isang tawag ang natanggap ng mga pulis kung saan ay sinabing may magaganap na transaksyon ng droga. Nakarating siya sa tagpuan at sinamahan siya ng mga kalalakihan patungo kay Myung-gyu. Inilabas niya ang droga ngunit nagulat si Myung-gyu dahil sinabi niyang palayain na ang mag-ina. Walang alam si Myung-gyu sa nangyayari at isang tawag ang kanyang natanggap. Galing ito kay Man-suk na gustong makaganti kay Myung-gyu at ito rin ang tumawag sa mga pulis upang hulihin siya. Dumating ang mga pulis kaya't kailangan ng umalis ni Myung-gyu. Binutasan nito ang droga at itinapon sa kanyang mukha dahilan upang mahirapan siyang makakita. Binugbog siya ng mga tauhan nito at itinapon sa labas upang mahuli ng mga pulis. Nagmadaling umalis si Myung-gyu ngunit nakapasok na ang mga pulis. Nakita niya si Myung-gyu na sumakay ng kotse.
Nagmadali siyang bumaba at hinabol ang sinasakyan nito. Hinarangan niya ang dadaanan nito kaya't bumangga ito sa kanyang sasakyan. Tumakbo papalayo si Myung-gyu. Hahabulin sana niya ito ngunit nakita niyang bumukas ang likod ng sasakyan kung saan nakalagay ang katawan ni Yoo-jung na wala ng mga lamang loob. Dumating ang mga pulis at inaresto siya. Maging ang mga pulis ay nagulat sa kanilang nakita. Dinala siya ng mga pulis upang maimbestigahan ang karumal-dumal na krimen. Pumunta naman ang grupo ni Detective Kim sa kanyang pawn shop at tumambad sa kanila ang bangkay ng isa sa mga tauhan ni Jong-suk. Kinagabihan ay dinala sa isang matanda si So-mi. Ipinasok siya sa isang kwarto kung saan ay naruroon rin ang mga dinukot na bata. Samantala ay nakatakas si Tae-sik sa mahigpit na seguridad ng mga pulis. Nakita ng detective sa CCTV kung gaano kadaling nakatakas si Tae-sik. Dahil sa nangyari ay pinaimbestigahan niya ang totoong pagkatao nito. Nalaman nilang si Tae-sik ay isang Special Forces Agent ng South Korean Military Intelligence. Marami itong nakuhang mga parangal dahil sa kanyang galing pagdating sa mga misyon. Nagretiro ito magmula nang mamatay ang kanyang asawa. Ngayon ay binalikan niya ang cellphone na kanyang itinapon sa basurahan upang mahanap ang mga kalaban. Pinuntahan niya ang cellphone shop at itinanong kung sino ang taong bumili ng dala niyang cellphone. Ngunit inutusan ng mga tauhan nitong atakihin si Tae-sik. Napabagsak niya ang mga ito at sa sobrang takot ng may-ari ng shop ay napilitan itong ibigay ang business card ng taong bumili ng cellphone. Sinabi pa nito na ang lalaki ay nagbebenta ng mga organs ng tao. Isinama niya ang lalaki at dinala siya sa isang club kung saan naruroon si Jong-suk. Samantala nalaman naman ng mga pulis kung nasaan si Tae-sik kaya't nagmadali ang mga itong pumunta sa club. Nakita niya si Do-chi sa CR at sinaksak ito gamit ang sarili niyang kutsilyo. Tinanong niya ito kung nasaan si So-mi ngunit sinabi ni Do-chi na ang magkapatid ang nakakaalam kung nasaan ito. Isasama sana siya nito sa magkapatid ngunit dumating si Ram-rohan at pinagbabaril sila. Nagawa niyang makapagtago at agad namang namatay si Do-chi. Nagtago siya at isa-isang pinagbabaril ni Ram-rohan ang lahat ng pintuan. Biglang lumabas si Tae-sik at inatake si Ram-rohan. Naglaban ang dalawa hanggang sa maggawang makatakas ni Ram-rohan. Pumunta ito sa mga sumasayaw at sinundan ni Tae-sik. Nakita niya ito ngunit biglang dumating si Man-suk at pinigilan si Ram-rohan. Dumating ang mga pulis kaya't napilitang umalis ang mga ito at nag-iwan ng cellphone si Man-suk. Sinubukan niyang habulin ang mga ito ngunit nabigo siya. Kinuha niya ang isang sasakyan kaya't nakalayo rin siya sa mga pulis. Habang nagmamaneho ay tinawagan siya ni Man-suk. Tinanong niya kung nasaan si So-mi at sumagot naman si Man-suk na ibebenta niya ang cornea ng bata. Binyantaan niya ito ngunit hindi natatakot si Man-suk. Samantala may mga taong nais hawakan ang kaso ni Cha Tae-sik bagay na hindi sinang-ayunan ni Detective Kim dahil napahamak na ang ilan sa kanyang mga tauhan. Pinaliwanag ng lalaki na hindi nila naiintindihan kung gaano kapanganib si Tae-sik. Sa kabilang dako ay pinuntahan ni Tae-sik ang kinaroroonan ni Mandelso, dati niyang kasamahan sa Special Unit. Tinulungan siya nito upang tanggalin ang bala sa kanyang tiyan. Naalala niya ang kanyang asawa noong nalaman niyang buntis ito. Habang namimili ng sapatos para sa kanilang magiging anak ay naiwan ang kanyang asawa sa kotse. Paglabas niya ay isang tawag ang kanyang natanggap. Pabalik na siya sa sasakyan nang bigla na lamang may truck na bumangga sa kotseng kinaroroonan ng kanyang asawa. Mula sa likod ng truck ay lumabas ang isang lalaki at binaril siya nito. Tatapusin na sana siya ng lalaki buti na lamang at dumating ang kanyang mga kasamahan. Natulala at naiyak na lamang siya habang nakatingin sa sasakyan ng kanyang asawa. Kinaumagahan ay humingi siya ng baril kay Mandelso ngunit pinagpapahinga muna siya nito. Inayos niya ang kanyang sarili at inihanda ang kanyang mga gagamitin. Tinawagan niya ang lalaking nagdala sa kanya sa club ngunit si Detective Kim ang kanyang nakausap dahil hinuli niya ang lalaki. Sinabi ng detective kay Tae-sik na buhay pa si So-mi at nakita nila ito sa CCTV na nag-withdraw ng pera sa isang ATM. Bilang kapalit ay tinanong ng detective ang kanyang mga nalalaman. Sinabi naman ni Tae-sik na si Man-suk at Jong-suk ang nagpadala sa kanya kay Myung-gyu ng droga at ang pumatay kay Yoo-jung. Sa kabilang dako ay makikita si Ram-rohan na binabantayan ang mga bata. Lumabas ang matanda kasama ang isang bata kung saan ay sinabing uuwi na ito sa kanyang magulang. Nagpasalamat ang isang bata kay So-mi dahil sa ginawa nito sa kanyang kamay. Napansin ni So-mi ang sugat ni Ram-rohan sa ulo. Nilapitan ni So-mi si Ram-rohan at nilagyan ng bandage ang sugat nito. Natulala na lamang ito at tila nakukonsensya sa bata. Samantala ay nakita ni Tae-sik ang laruan na kagaya ng ipinabigay sa kanya kay Oh Myung-gyu. Nakita ni Tae-sik ang isang bata na kumuha ng laruan kaya't sinubaybayan niya ito. Makikitang droga ang laman ng laruan at binibigyan ng maraming ATM card ang bata. Kinukuha ng bata ang pera at itinatapon na lamang ang mga card.
Napansin si Tracy ng mga pulis at hinabol siya nito. Nakapasok siya sa isang apartment kung saan ay nakita niyang may sumundo sa bata. Na-corner siya ng mga pulis kaya't napilitan siyang tumalon sa bintana upang makatakas. Kinuha niya ang isang taxi kaya't nasundan niya ang sasakyan. Nakarating siya sa hideout ng mga ito at nakita ang mga bata na nagre-repack ng droga. Nawala ng malay ang isang bata at dito ay nakita niya si Jong-seok. Sa kanyang pag-iikot ay nakita niya ang lugar kung saan kinukuha ng mga ito ang organs ng mga tao. Nang buksan niya ang isang lalagyan ng bangkay ay si Oh Myung-gyu ang laman nito at wala na rin ang mga organs nito. Sumunod ay nakita niya ang batang kinulayan ni So-mi ang mga kuko. Nahanap niya ang kinaroroonan ng mga bata at binaril ang nagbabantay dito. Tiningnan ni Jong-seok kung saan galing ang putok ngunit binaril din ito ni Tae-sik. Pinahirapan niya ito at tinawagan si Man-seok upang hanapin kung nasaan si So-mi. Binalaan siya ni Man-seok na huwag gagalawin ang kanyang kapatid. Subalit maririnig na lamang ang lakas ng sigaw ni Jong-seok bagay na lalong ikinagalit nito. Inutusan nito ang kanyang tauhan na kunin ang mga cornea ni So-mi bilang kabayaran sa ginawa ni Tae-sik. Sa galit ni Tae-sik ay pinasabog niya ang hideout nito habang nasa loob si Jong-seok. Tinawagan niya si Detective Kim upang marinig ang malakas na pagsabog ng hideout. Ibinigay niya sa bata ang cellphone at sinabing maaari na silang umuwi. Sa kabilang dako ay dinala naman si So-mi sa isang surgeon na siyang nag-oopera upang kunin ang mga organs ng tao. Nagmakaawa si So-mi ngunit wala ring magagawa si Ram-rohan. Sa kabilang dako ay natagpuan na ng mga pulis ang matandang babae at nakita nila ang mga bata ngunit wala na rito si So-mi. Inumpisahan na ng surgeon ang pagkuha sa mga mata ni So-mi. Pinuntahan ni Tae-sik ang sinabing lugar ni Man-seok at makikita itong pinaglalaruan ang matang nasa loob ng bote. Dahil hinahanap niya si So-mi ay itinapon sa kanya ni Man-seok ang maliit na bote. Nang makita niya ito ay naluha siya sa sobrang galit. Sinumpa niyang papatayin niya ang lahat ng mga ito. Pinagbabaril niya ang mga nakapaligid sa kanya at tinamaan niya si Ram-rohan kaya't nagtago ito. Nagkaroon ng madugong labanan habang si Man-seok ay nagmadaling tumakas. Napatay niya ang mga tauhan nito. Samantala ay kinukuha ni Man-seok ang kanyang mga pera kasama ang isa sa kanyang tauhan. Nang kukunin niya na ang bote ay binaril ito ni Ram-rohan. Ibinaba ni Ram-rohan ang kanyang baril at muli silang nagharap. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagawa niyang patayin si Ram-rohan. Paalis na si Man-seok nang bigla na lamang may bumaril sa kanyang kasama. Inaandar ni Man-seok ang kotse ngunit binaril niya ang gulong nito kaya't bumangga ito. Nilapitan niya ito habang humihingi ito ng tulong sa mga pulis. Binaril niya ang salamin subalit bulletproof ito kaya't natawa na lamang si Man-seok. Ngunit isang lokasyon lamang ang pinatamaan niya kaya't nabutas pa rin ang salamin. Dito ay tinuluyan na niya si Man-seok. Dahil naisip niyang wala na ring saysay ang kanyang buhay ay binalak niyang magpakamatay na lamang. Ngunit isang tinig ang kanyang narinig at nakita niya si So-mi. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Napaiyak na lamang siya habang yakap ang bata. Dumating ang mga pulis at nakita ang isang lalaki na pinagkuhanan ng mga matang inakala ni Tae-sik ay kay So-mi. Sa sasakyan ay humingi siya ng pabor sa detective at ibinili si So-mi ng mga gamit nito sa pag-aaral. Sa unang pagkakataon ay nakita ni So-mi na umiti si Tae-sik at nagpaalam na siya sa bata.